Good morning mga pre. So, syempre, dahil nagbibideo tayo, umiga uli ako dyan. Para lang kunyari, bagong gising. Tapos, kunyari, kakabangon ko lang din. Pero ang totoo nyan, ang tagal ko pa nakahilata sa higaan. Syempre, first thing in the morning, hahanapin mo yung nanay mo pagising mo sa umaga. Kaso wala, pagbukas ko nga ng pinto, ang bumungad sa akin mga damo. Sabi nga nila, bunuti mo na kami. Pero hindi ko sila pinansin kasi nagugutom ako. Pumunta ako ng kusina, tapos binuksan ko yung kaldero. Na-shocker-shockers nga ako dito. Kasi walang bawas yung kanin, so ibig sabihin, walang kumain sa amin ni mama. Walang namusa ng gabi. Walang malaking pusa. Tapos nagilamos na nga ako dito. Kasi naman para naman magising-gising yung diwa ko. Kasi napaka-antukin ko talaga nitong mga nakaraan. Hindi ko rin alam kung bakit. Tapos palabas nga ako nito. Napag-desisyonan ko nga kasi na bumili na lang ng pagkain sa labas. Naalala ko kasi meron akong siopaw sa ref. Ganito siya ni kaya nagkaroon ng siopaw sa ref. Kahapon kasi nasa bayan ako. Ito yung video nun, hindi ko nga lang kasi na-upload kahapon. Bumili ako ng siopaw asado dito, nilibre kasi ako ni Pangit. Nagkikrib kasi ako ng siopaw, paano ba naman nakita ko siya kumakain ng siopaw. Oo yan tuloy, napagastos ka sa akin. Bumili ako ng 5, kesa naman 7-11, dalawa lang mabibili ko dun. Masarap din naman tong siopaw factory, gustong gusto ko to kasi ang dami ng tinapay niya. Ang lalaki din ng mga nakalagay na laman sa loob. 22 pesos na nga siya ngayon, so yun balik na nga tayo dito sa present. Paglabas ko, nakita ko nga yung bakuran namin, sabi ko ako na siguro yung magdadamo niyan dahil hindi na nga din dumadating yung nagdadamo sa bakuran namin. Nasa malayo kasi nagtatrabaho yun, tapos kapag umuwi siya at available siya, dun lang kami nakakapagpadamo sa kanya. Tapos papunta nga ako tindahan dito, bibili nga ako dito ng noodles at itlog. Gusto ko nga sana ng maanghang na noodles kaya nag-aanap ako, kaya lang ang available lang nila dito is homie. Pero hindi naman nakakapagsisi kasi paborito ko naman yung homie. Ito nga yung noodles na ginagawang Jablo eh. Tapos dahil gusto ko ng maanghang na noodles, ang pinapartner ko lagi dyan, may kalamansi. Hindi ko lang kung weird to para sa inyo, pero palagi ako nagkakalamansi sa noodles kahit anong flavor pa yan. $3 nga yung presyo ng kalamansi ngayon. So bali mura na yan, dati kasi 5 piso 3, 5 piso 4. So yan, kaya sinamang 10 piso ka na. Tapos pag uwi sa bahay, sinalang ko na nga itong noodles, yung homie. Beef nga pala yung flavor na ito. Tapos yan, nilagay ko na yung powder niya. Tapos maya-maya lang, yung itlog naman yung nilagay ko. Ayoko nga sanang maluto masyado, kaya lang nakalimutan ko na sa kalanto. Kaya ayan, well done siya. Tapos lagay na natin yung kalamansi dito. Tapos ayan, kain na tayo dito. Sa labas nga pala ako pumesto kasi medyo kulimlim. At hindi rin naman ganun kasikat yung araw. Kaya nga kulimlim, diba? Yun, kumain na ako dito sa labas. Ang sarap-sarap nga ng higup ko niyan kasi grabe feeling ko. Ang tagal-tagal ko nang hindi kumain ng noodles. Nakita niyo ba yung laman ng siopaw? Ang laki, no? Kahit na malaki yung tinapay niya, marami yung tinapay niya. Pagdating sa loob, mabibilib kayo. Kasi ba naman yung mga cut ng tinang karne nito sa loob? Akala mo yung hiwa ng pangpares? At andyan pa nga si Prince. Nakikishare-share pa nga siya sa akin. At dahil malalaki naman yung karne, binibigyan ko din siya niyan, kaya nga ang swelo niya eh. Ayaw niya akong tigilan. Ayaw niya kasing kainin yung cut pod niya, kaya naisip ko since malaki naman yung karne, binibigay ko sa kanya yung iba. Tulad niyan, lagi siya nakikishare, o sa kanya na naman niyan. O diba, may muta din siya. Ayun na nga po, enjoy na enjoy ako dito kasi sobrang favorite ko nga yung siopaw. Kung papipiliin mo nga ako sa burger o siopaw, siopaw ang pipiliin ko. Tapos inanok ko na nga din yung isang siopaw kaso ayaw niya. Tapos nakakatapos na akong kumain, dumating din si mama. Meron siyang uwi-uwing panglaing dito. Naku, patay tayo sa gata. Kinapuna na yun, naisip kong magpag-upit. Kaya inayos ko tong bike. Galing nga pala si tita ko to. Sabi daw ng tito ko, sa akin na daw to. Pero syempre, nahiya pa din ako. Tapos ayan, nilinis ko lang kasi inaaligabok siya sa garahe kahit isang araw lang di magamit. Tapos ito rin pala yung ginagamit ko na panghakot ng gamit pag nagtitinda ako ng kape sa kanto. Kailangan ko na talaga magpagupit. Paano ba naman kasi every time mo mahaba yung buhok ko, nahalata yung pagiging manipis niya. Kaya ayan, lagi na naman akong tinutuksong panot. Kahit di naman talaga ako panot. Tapos ito yung favorite part ko dito kapag nagpupunta ako sa kanto ng San Benito. Kasi napaka-green nung paligid. Ang sarap kaya sa mata. Hindi yung palagi ka lang sa gadget nakaharap. Mas maganda rin yung lumalabas-labas ka, nare-relax yung mata mo, lalong-lalo na yung pakiramdam mo. Pagdating nga dito sa kanto,
accident prone area to, kaya palagi na lang natatagalan tumawid dito. Natatakot kasi ako eh. Dapat, syempre, safe tayo. Fast forward nga, nakapagpagupit na ako. Hindi lang ako nag-video sa loob kasi medyo nahiya ako. Ako lang kasi yung nando doon. Dito nga pala ako sa tapat ng San Benito Elementary School nagpagupit. Tapos, syempre, uwi na tayo. And every time nga na nagbablog ako, kung mapapansin nyo, palagi kong pinapakita yung mga tanawin. Alam nyo kung bakit, kasi sobrang nakaka-relax talaga. At ito yung hindi ko ipagpapalit sa Maynila. Pagka-uwi ko nga ng bahay, hiningal ako kasi kanina hindi naman mainit. Tapos ayun, sinarado ko nga yung gate kasi palagi na lang may nakikisiyar na aso dito. Basta ako yung lumalabas-pasok, sinasarado ko yung gate. Tapos pagpasok ko sa bahay, dahil nagugutom na ako, nagprito ako ng leg ng manok. Dapat kasi bago mag-alas 6 ng gabi, nakakain na ako. Tapos ayun, syempre, lapang time na naman tayo dito. Meron nga pala akong soft drinks dito. Sprite nga sana yung bibilihin ko. Kaya lang kasi wala. Kaya ayun, Coke na lang para makainom din si Mama. Coke lang kasi yung gusto niyang soft drinks. Toyo Mansi nga pala yung napili kong sa usawan ngayon. Narinig niyo ba yun? Wala akong harinang nilagay doon pero grabe sa lutong, no? Iba talaga nagagawa ng potato starch. Tapos meron din siyang dagdag flavor talaga sa manok. Habang kumakain ako, nanonood nga pala ako ng live ni Pangit dyan. O teka, paparinig ko muna ulit sa inyo yung pagkain ko. Wala kasi si Pangit sa dorm nila. Bali, nandun siya sa apartment nung kanyang katrabaho. Nagshabu-shabu sila kanina. Tapos, dun siya matutulog. Bukas pa niya balak umuwi. Okay lang naman sa akin yun. Wala nang problema sa akin yun. Hindi naman din ako mahigpit. At saka, syempre, may sariling buhay pa din kahit na magkarelasyon kayo. Nakakatawa nga din minsan kasi alam nyo ba dati, yung mga magka-LDR na relasyon, yung nagbi-video call palagi. Ayoko nang ganun. Pero dahil nakapasok ako sa LDR, hindi ko namamalayan yung dati kong kinaiinisan. Ganun na rin pala yung ginagawa ko. Hindi naman porke palagi kami naka-busy, eh nagbabantayan na kami ng kilos ng bawat isa. So far, hindi naman ganun. Swabe lang yung relasyon namin. Minsan, nagchichismisan pa kami dalawa. Tapos ayun na nga, medyo pagod na ako mag-voice over. So iiwan ko na kayo dito. Kakain na lang ako sa part na to. Bahala na kayo dyan. Potato starch lang yung niligay ko. Walang harina kasi nakubusan, tinabon na ako lumabas. Pero lutong oh. Huh? Hindi ko alam dinig nyo. Hindi ako nakamike eh.